kaliwaan, tablado, secrets ko. Kasi may sumunod pa ako. Sa dalawang sumunod. Sabi ko, sumunod ko yung Angel and the House. Angel and the House. Nagagawin pa lang po natin. Pero ito yung first lead mo, di ba? Hindi po. Ay, dublado. Ay, dublado. Hindi po, kasi pili ko doon naman sa una at saka pangalawang nagawa, parehas namang all out din. Siguro ito lang yung sobrang nag-enjoy ako na hindi ko kailangan umarte na parang inosente kasi dito sa sobrang wild ako dito eh. So parang yung kulit-kulit, so parang nailabas ko lang yung totoong ugali ko dito sa... So yung in real life, may pagka-wild ka rin talaga. Yes. Hindi naman siya wild na ano. Siguro madal-dal, makulit, maano. Bakit talaga nagdalawang ukit na pa-check? Talaga, bakit? Malalim yun sa'yo. Kasi unang-una, yun yung pangarap ko. Pangarap ko talaga kumate kahit anong role pa yan. Gusto ko talaga kumate ako on screen. Tsaka pangalawa, siguro hindi siya pagiging singer o pangarap mo. Hindi po. So yung sa ano, girl group naman po, ginamit ko lang siya stepping stone para mapunta ako sa pag-acting. So yun po yung nangyari. Kaya nag-focus talaga ako sa acting. Bumalik sa senior class. Pero pinangarap mo na mapunta din sa pagpapatik. Masarap pagkandi naman. Sa pag-acting po, nagulat lang rin ako na sexy yung binigay. So ako, boom naman po. Ano sabi ng parents mo nung dun sa pagpapasexy mo? Nung una, hindi ko sila ano, tinatanong nila ako, gusto mo ba talaga yan? Kasi kung gusto mo talaga yan, ginagawa ko. So, support ko. So, sinabi ko po na gusto ko, kailangan ko yung support na nila. So, okay lang nagpakita ka ng skin, ganun? Red exposure. Oo, oh, di sa kaliwa. Kasi ano, in-explain ko rin naman po kasi sa kanila na work lang yun. And, alam naman nila kung sino talaga. Diba yung pinapakita ko on screen, lang pero the fact na nakita yung buong katawan mo doon sa kaliwaan eh, syempre di ba? Para may plaster ka naman doon siguro. So, the fact na nakita ng publiko yung katawan mo, syempre iba yon. Sa sinasabi mong kilala naman ako, ops ka. Syempre iba rin yung nakita nila. Sa akin kasi feeling ko, wala namang problema doon kasi pinanganak naman tayo lahat na kubad. Ah, okay, pero syempre iba rin. Meron ka bang mga younger siblings? Wala po ako. Ang puso. Ano sabi ng mga ate mo, ng mga kapuya mo? Yung sa kuya ko na ano, medyo hindi okay. Hindi kasi kami okay yung kuya ko. So parang hindi rin okay sa kanya yung ginagawa ko na itong work. Pero yung kapatid kong babae, sobrang close ko yun. Sobrang supportive din sa akin. Yung kuya mo na hindi kayo okay, dati na kayong hindi okay bago ka pa pumasok? Ah, okay. Yung pinapanood din na talaga yung mga kapatid. Opo. Pati ng parents. Hindi ko lang po sure kung napanood na ng tatay ko. Pero feeling ko na may napanood na siya mga ex-girlfriend. Mama ko po talaga. Pinapanood niya talaga. Parang ang sexy mo sa part na yun. Ang ganda mo sa ano. Medyo makikita ko sa skin. Hindi ganun kapayat yung katawan mo. Actually, tinatawanan na nga lang po nila yung mga love scene na ganun eh. Sa sarili mo, hindi ka nahihiya doon na napanood nila? Fighting siya doon sa middle part ni ano eh. Tinguy din eh. Kasi ano ko eh, kung ano man yung sasabihin ng ibang tao sa akin, parang wala na akong pakialam. Kasi nakafocus lang po talaga ako sa pangarap. Yun lang po, ayos pong magkaroon namin. Mo kami ng next traction sa akin yung mga BTK. Ano talaga? Yun, bakit siya tingata ka kahapon? Bakit siya tingata ka kahapon? Ito ang Hanggang kailan ka magpapasexy? Hanggat meron po yung ibigay na pagpapasexy sa akin, tatanggapin ko rin ako. Or kung dumating man yung time na tapos na yung kasikatan ng pagpapasexy, kung mapupunta na ako sa seryosong mga role, okay po sa akin. Pero hanggat sa may binibigay na sexy na role, tatanggapin mo. Oh, hindi ka magsasabi, oh tama na, stop na, switch na ako. Okay. Hindi ganon? So as long as meron, go lang go. Ready po ako sa lahat ng roles na ibigay sa kung magsiseryoso ka na, anong gusto mong maging role? Gusto ko yung mga ano, heavy drama. Like siguro yung mga
Duloxin, gano'n. Ah, mga gano'n. Anong sabi ng boyfriend mo? Wala po akong boyfriend. Sure? Ilang taong ka na nga? 20. Ang bata. Bakit ko lang. Before, meron, kaso hindi okay itong sa work niya. Hindi siya okay. Ayaw niyang pumayag. Non-showbiz? Nag-aaral ka pa? Sa ngayon ko. Graduate ka ng high school? Kailan mo planong magtuloy? Siguro pa pag next year, gano'n, pag medyo nakapagpapag na po ako, pumasa na, pag nag-aaral ako, gusto ko ako na yung magbayad. Hindi ka naman breadwinner? Hindi naman. May business ko yung family namin sa Baguio. Taga Baguio ka? Ilocano? Ilocano, no. Tubong Baguio? Opo. Okay. Ilagdang ba naman? Napaka-conservativo ng mga taga Baguio, ha? Ba't nagkaganon? Yun nga po, yung iba. Pero yung ano kasi, puro kabataan na po yung meron. So, yung mga tao na nakakilala ko, sobrang supportive din nila sa mga business. Esteban? Anong pagdami mo? Lalo na dyan sa mga movie. Kasi hindi lang naman napu-focus na sa sex yung mga ginagawa ng tulis ng isang may matututunan ka talagang lessons mo sa mga tao. Maganda rin yung mga story nila. Hindi lang siya basta sa sex. Yan ba? Hindi ko po masabing idol eh. Siguro lahat. Gusto kong tinitingala ko lahat. Wala kong masabi. Wala akong maisip. Ah! Bella Padilla. Bakit siya? Kasi sa lahat ng ginagawa niyo, movies yung kasama niya yung lalaki. Sobrang madadala ka dun sa mga ginagawa niya movies, di ba? Sobrang nakakaiyak. Sobrang nadadala niya yung mga mano. Eh, nagdi-direct na siya ngayon. Gusto mong madirect niya? I-direct niya? Ay, gusto ko. Talaga. Siguro lahat. Hindi naman sa lahat. Hindi pwede lahat. Hindi pwede lahat. Okay. Ito na lang yung best friend ko na lang, si Gia Taroyo. Sino? Yung pakaaran naman. Hindi yung tamang tikat natin. Ah, sikat? O sige, si Diego Loisaga na lang. Okay. Naku, bakit siya? Pugi eh. Tsaka crush ko na siya dati pa. Before pa ako mag-tease, makikita ko na siya. Talaga? Okay. Nagkita na kayo? Hindi malayo na makalapit. Ay, nagkita na kami. Nagkakilala na? Hindi po kami nagkakilala, pero nagkakitaan lang kami. Parang magkasama kami before sa movie na. Pero hindi kami nagkapanood. Ay, mangyayari na yan. Ang possibility na makalapit mo siya. Naku, binigyan mo ng idea sila, Boss B. Yan bang tunay mong pangalan, Esteban? Opo. Actually, ano siya? Chen Denise Esteban. Chen Denise Esteban. Okay. Saan kayo sa Baguio? Alam mo kasi work talaga. Ano meron sa pagiging sobrang gasless para ma-effect ka sa bata kasi ako, mahilig kami manood ng ano, kami family, meron kaming movie time. Mahilig kami manood ng television, movies, series, mag-alag. So parang bata pa lang ako, nasanay ako nanonood na gano'n na, ini-imagine ko na gusto ko maging ganyan. Paglaki ko gusto ko ganyan. So, yung bata ka, sino yung sila, no? Sila Angie Loxie,
Yes. Hindi mahigpit ang parents mo? Mahigpit po, onte, onte. Tsaka naiintindihan ko naman po yung higpit na ginagawa nila sa akin kasi para rin sa akin. Para sa yung tatlo? Ito po, Denise, ang hindi niya Japanese. Ito namang Rose, ano siya, parang pinakaunang project na binigay sa akin ng Viva. Yung music video ni Rob Daniel na Ang Rosas. Ako po yung leading lady. So, pinatanong ko na lang siya. Parang, bakit may Japanese character? Anong bakit? Kasi? Wala po, nakikita lang ako sa mga Japanese. Buti hindi ka nagpatato kay Wang Od. Malayo po eh. Malayo sa'yo. Mag-hike ka pa dun eh. Oo nga. Pero pangarap mo rin. Magpatato kay Wang Od. Pwede naman po, kung mapag-ibig yan. Sakit mo. Ano pa dyan? Ano pa? Ano pa? Ano pa pwede namin ito? Anong mga ano mo? Mga, ay, medyo payat ka. No? Wala kang plano magpa-enhance or whatever. Mas okay po ako sa ganito eh. Mas, gusto ko po kasi model type na katawan. Hindi ko gusto yung malaking ganon. Kasi masakit sa likod. Oo, kasi... Tsaka kung ganito po, mas nasusuot ko lahat ng gusto kong suot. Di, tsaka sisingilin ka pag tanda mo. Kasi may foreign ano na papasok sa katawan. Sige, salamat. Okay, good luck. Thank you so much po. Ingat. Then yung picture na